Balik Pinas, quarantine time. Hotel one. Quarantine time. Quarantine tayo sa Hotel 101. So, nandito na po tayo. Elevator. Third floor ang binigay sa amin yun. Tingnan natin ang binila. Yun. Sanitize to, mother, ha? Tingnan mo, ha? Nag-aalala si mother niya kasi tutuluyan natin. Yeah. Aba, teka. Yan, habang malinis pa. Uy, ako dito. Yan, yan, yan. Dito ako sa maliit. Ang maliit para sa maliit. At ang malaki para sa malaki. Aba, teka. May ganun. Tignan natin ang labas. Okay na rin, third floor. Not bad. May construction sa kabila. Yan ay Uniqlo. At si Eric. Ako po yung magdadala mo ngayon. Ano? Ngayon? Sa araw-araw iba? Diba? Opo. Bali, housekeeping po yung maglalagay po. Paglalipawa na minuag mo, hindi ko kayo nadala. Sinabi ni Mayor Francis na mo, ha? Day 1 quarantine. Ito ang panahon ngayon. Tayo sa Hotel 101. Nasa third floor lang kami. Ito ang view namin. May ginagawang building. At saka malakas ang hangin sa labas. Mukhang diin to ulan ngayon.
So, ganito pala ang quarantine. Double Dragon Building. Sa kabila is yung MetLife. Yung kabila. May McDonald's doon. Uniqlo. Saan na ba yan? Ayan, Edsen. Nakikita niyo yan. Kabila, yung crossing niyo. Ang Diosdado Macapagal Avenue. Okay. Bukas ulit. Okay. Na tayo. Day number 2. Maulan sa labas. Day number 2 na quarantine natin dito sa Hotel 101. So, malabas na mga tao. Quarantine, dalawa kami dito ng kapatid ko. Kumabayag sila na may kasama ka. Magkasama kayo, magkapatid, magkamahag-anak, provided, iisa yung lugar na pinanggalingan ninyo. Same address kayo, same household. So, pinayag na kami sa isang lugar. Kasi isang address namin pinanggalingan. Day number 2. Ano pa rin? Nabahang kami konting noodles, biscuit, for breakfast. Pwede ka rin naman order sa kanila. Pero lunch na lang tsaka day na lang order sa kanila. Nakita niyo ang EDSA? Umaga na. Pagka natin yung Double Dragon Mall. Ito ang itsura ng labas. July 29, 2021. Simula na maging busy ang EDSA at Diosdado Macapagal. Na sana wag na raw mag-lockdown. Grabe raw ang tinandaan na ang pamilya ni Glenda noong nakaraang lockdown. Nakatanggap siya ng tenda, pero talagang hindi sapat. Nagkasakit yung asawa ko. Wala na kami budget. Nagpapalungkot na kami. Kung pagkatapos naman yun, namatay yung asawa ko. Wala na po kami ng anak buhay. Pinalayas lang sa bahay namin. Medyo makalat na yung room. Gaya na yung bagong dating kami. Ang nangiling ko sa kanila. Ganyan din ang setting niya. Ito yung setting natin. Sa natin nila. Pero paano naman daw kung sila ay mag-ulit? Restroom. Puro sabit na. Used na towels na. And then, mayroon mga refrigerator. Microwave. Coffee. Pwede. And, mayroon kami burrito. Malakas kasi sa tubig. Hindi nila kaya magsustento ng tubig ko. Okay. Magandang balita naman tayo. Balibasa lang. Bukas naman ulit. Day 3 na tayo. Pangat
tatlong araw na natin dito. At may pinakakainip na. Ito lang ang magagawa mo. Manood ka. Kakain. Matutulog. Manunood. Kakain ulit. Okay. Okay. Day 4 na po tayo. Walang ulan sa labas. Ang kwarto, gulo-gulo na. Gulo-gulo na. At medyo minamalas. Yun, nawalan tayo ng cable for today. And inaayos naman daw. We'll see. Pero 2 hours na nilang inaayos. So far, okay pa rin naman. Gulo lang ang gamit. We'll see kung ano na ang itsura ko. Puro bigote na. Di bale, bago na lang tayo lumabas, tsaka tayo shape ulit. Wala talaga makakita sa atin dito. And tignan natin bukas kung nangyayari. Wala pa yung lunch, maaga pa naman. Yan. Lagi sila nagdadala ng tubig. Kaya wala namang problema. May coffee naman. So, microwave. May mga iniinit-init tayong ulam pagka hindi naubos. Okay. Tingnan natin tomorrow kung anong nangyayari. See you. Okay guys, maganda na ang panahon sa labas at ito ay ang ating day 5 sa quarantine natin sa Hotel 101. Ganun pa rin, magulo yung kwarto, tapos ito lang, Facebook lang, YouTube, walang magawa. Kain tulog. Anyway, almost done, day 5. Kalahati na. 2 days na lang, nandiyan na yung magsiswap test. And as you can see, ito ang itsura ng room namin. Puro kalat na. So wake up, then go, go work. Okay, see you. Hotel 101. Okay, day 6. Araw sa labas. At malapit ng mag-ECQ. Pero nandito pa rin kami sa loob. Ganda, sikat na araw. Pero wag na lang. Bukas, wag na. Day 7, bukas. Day 6 ngayon. So, tingnan natin. Ano maging resulta. Bukas ulit. So, ganito. 7th day, akala namin pupunta sila dito para i-swap test kami. So, nangyari. Sinundo nila kami dito and then inakit nila kami sa 14th floor, which is nandun pala yung pinaka-clinic nila. Dun kinandak yung swab test and everything. Sandali-sandali lang naman. Tapos balik na uli dito sa mga kanya-kanyang room. So, yun lang. 7th day. Ang iniintay namin na swab test. Tapos na. After 2 days daw yung result. So, on the 9th day, exacto, kukuha na yung result. Check out ka na ng 10th day. So, yun muna. Update ko ulit kaya. Thanks.
Day 9. Hintayin lang tayo ng resulta. IATM. Through email. Gmail daw sila. And then, pagka negative result, uwi ano bukas. Day 10 bukas. So, nangitsura ng room. At magulong magulo na yung CR. Ayos na ng gamit para bukas umiyan. Okay, day 9. For the vlog. Well, finally, laya na kami. Uwi na. Sabi ba kayo? Yes. Diyan na kami. Ha? Diyan na. Nandiyan na rin po yung susunod sa inyo. 11:30, eksakto yun. Ah, parating pa lang po. Mm-hmm. Saan po po uwi natin? Ako, lapit lang ako, parang Nyaki lang. Oo, lapit lang po. Kaya dito na rin kami, nagganin. Siya sa Pasig naman dyan. So, wala naman po tayong traffic ngayon. Easy ka na. Easy ka na po. Sabagay, kagabi ang matindi, ano? Oo po, ma'am. Taga saan ka ba? Sa Taguig po. Sa Taguig, malapit-lapit. Pero na traffic din, ano? 15 minutes lang po. Pero na traffic ka pa rin, ano? Oo po, wala naman po kanina. Kagabi lang po talaga. Ayan na kami! Yay! Laya na kami. Ben, bayo ko. Sawa niya. Ah. Tayo kay, doon na natin sa likod. Oo, oh, okay na. Peggy! Morning! Ay, kapit na ba yung concert? Sa operator niya? May ano yata?